maganda naman talaga siya, pero hindi siya nabibigyan ng chance. Hello everyone! Welcome back to my channel. Ito ulit si Roderick Cruz Abala. Well, yung video na to is actually parang duplicate ng nagawa kong video para sa Miss World Philippines 2021. Right, so ito nga is about my final prediction para sa Miss World Philippines 2021 2.0. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo. Just click the button down below. And huwag kalimutan ang notification bell para hindi kayo mahirapan na makatanggap ng notification para sa aking mga susunod na video. Okay, so hindi na ako magdadadaldal dito. Bibigay ko na sa inyo yung aking final prediction para sa Miss World Philippines 2020-2021 edition. Alright? So yun na nga guys, ang Miss World Philippines 2020-2021 edition na aking final prediction ay walang iba kundi ang mga sumusunod. So magsimula tayo sa top 13. So syempre, maganda naman talaga siya pero hindi siya nabibigyan ng chance. Okay, so sa pasok siya sa top 13 ko si Rihanna Agata Pangindian. So maganda, slim, modeless ang kanyang beauty. Sunod natin is Angelica Famorcan. Angelica Famorcan, Kapampangan, magaling sa English. Magaling din tong magsalitang bata na to. Sunod natin is si Danica Dila. So Danica Dila is maganda rin, matangkad, maganda ang katawan. But yun nga lang, sad to say, hindi sila yung aking parang nakikita ko na mananalo. So nandito yung aking mga posible na mananalo na magkakaroon ng title runner-up or yung titles mismo. Okay? So, simulan natin si Sade or Sade Nisha. Siya yung nakikita ko na magra-runner-up. Sade Nisha, Morena, maganda. Marami na ding pageant na sinalihan. First runner-up ko ay walang iba kung si D, yung isa sa pinakabata na candidate ng Miss World Philippines ngayon, si Dana Joy Tempra. So may malaking chance ang bata na to. She is, I think, 18 years old or 17 or 19. Correct me if I'm wrong. Again, lagi akong mali. Hindi ako nag-research. Aminado ako dyan. But alam ko na siya is around 18, 17. Actually, pwede siyang pumasok sa Miss Teen Echo. So Dana Joy Tempra, siya yung first runner-up ko. Right, so simulan natin sa Miss Tourism Philippines. Miss Tourism Philippines, nakikita ko na pwede si Michelle Arceo. I think sumali na siya last year or 2 years ago. Ang sunod naman ay walang iba kundi isa din sa mapakalaki or napakalaki ng chance or potential na maging sikat na model and sikat na beauty queen or international beauty titleist, si Tatiana Austria. So napakaganda ng face. Gusto ko yung face niya na maaliwalas. Maganda yung shape ng nose. Yung alam mo yun talagang hindi mo kailangang sabihin magparitoke ka or magpatabas, magpa-nose job ka or whatsoever. Ang ganda ng mata, chinita na. Basta maganda yung mukha ng bata na to. So maganda rin yung tindig niya talaga, pang model talaga. Napakabata, napakahaba pa ng potensyal na pagkakataon na magkaroon pa siya ng ibang title. Susunod naman guys, sa isa sa pilit na lumalaban sa akin top choice. But I don't know, hindi ko siya talaga nakikita. Hindi ko nakikita yung hype ng iba sa kanya na siya yung manalo ng top title. But siya nga ay nakikita ko para sa akin since yung pageant na Miss Multinational ay gaganapin for sure sa India. So, Ganiel Krishnan, siya yung nakikita ko na pwede natin o dapat natin ipadala doon. So, hindi ko sinasabing hindi siya maganda whatsoever para sa Miss World Philippines. But, meron akong top choice para doon. Okay, so Ganiel Krishnan, Miss Multinational Philippines. Susunod natin ay isa sa fresh face, dentista, maganda, matangkad din. So, hindi ko pa siya nakita, hindi ko lang alam kung hindi ko lang siya napanood before kung sumali na siya sa ibang beauty pageant or national beauty pageant. But, isang magandang babae, Trisha Martinez. Siya yung gusto ko para sa Miss Reina or Reina Hispano-Americana Pilipinas. Okay. So, hindi siya mukhang Latina, but padala tayo ng iba, di ba? So, magpadala tayo ng ibang pulma ng mukha. So, maganda yung smile nito dahil dentista, di ba? And basta maganda, basta gusto ko siya. So, susunod natin, Miss Echo Philippines 2020-2021. Ay, walang iba kundi si Kathleen Payton.
Right, so I believe Miss Manila siya and other beauty pageant or Miss Teen International. So tumama ako sa hula ko na si Dindi Pajares ay magiging Miss Supranational Philippines or kauna-una ang Miss Supranational Philippines under Miss World Philippines. Siya nanalo siya. So hindi siya in-appoint. Actually, binoto siya ng co-candidates niya. And ngayon, on the way siya sa pageant ng Miss Supranational Beauty Pageant. So I wish her good luck. Good luck. Dindi Pajares. So, na ngayon ay makikipaglaban para sa pangalawang corona ng Miss Supranational para sa Pilipinas. Alright. So, sunod natin isa sa bagong title na ipamimigay ng Miss World Philippines. Ito ang Miss Environment Philippines or Miss Environment International na gaganapin in India, I believe, based sa aking research, Indian-based beauty pageant din ito. Wala nang iba na nakikita ko dito. Isa ding dentista, magaling magsalita, walang iba kundi si Shaila Rebortera. Siya yung choice ko para sa Miss Environment Philippines. Okay? And then, syempre, yung top title natin. So, walang iba. Hindi magbabago. Ang top choice ko pa rin para sa Miss World Philippines ay si Emmanuel Vera. 26 years old, 5'6". And isang magaling na singer, magaling na actress, magaling na dancer. Isa o mga qualities na hinahanap ng Miss World organization. Okay, so Emmanuel Vera, marami sure na magsasabing, oh no, hindi siya yung karapat-dapat. It's either this lady, etc., etc. But for me, siya yung nakikita ko, siya yung pinakamagaling magsalita. Talagang mararamdaman mo na galing sa puso, sinasabi niya, and alam niya yung sinasabi niya, and sincere siya. So, huwag na tayong masyadong magpadala doon sa, oh, kasi nanalo na to, ito yung dapat na gawin natin Miss World Philippines. Sobrang ganda ng kanyang mata, yun talaga yung gustong-gusto ko sa kanya. Para siyang Miss Greece na Miss World. But yun, so Emmanuel Vera, siya yung akin top choice para sa Miss World Philippines 2020-2021. So, hanggang dito na lang guys. Leave a comment down below and subscribe to my channel and stay safe, okay? Maraming salamat and bye-bye!